Isa ka rin ba sa mga taong may sakit na diabetes? O isa ka rin sa tingin mo ay mataas ang iyong sugar level sa iyong dugo? Paano ba tayo makakaiwas dito at anong mga halamang gamot ang pwede? Pero bago natin pag-usapan yan, ay pa-subscribe, share, like, at pa-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong video. Let's go! Maraming Pinoy ang naniniwala na ang sanhi ng sakit na diabetes ay mula sa sobrang asukal. Pero ang totoo niyan ay mali at hindi totoo yan. Dahil ang sanhi talaga ay maling pagkain o unhealthy eating, obesity at kakulangan sa ehersisyo. May dalawang klase ng diabetes. Ito ang type 1 diabetes na nakadepende sa insulin na paggagamot. At ang type 2 diabetes na kung saan ay madadaan lamang ito sa exercise, wastong diet at medikasyon. Ito ang mga halamang gamot na pwede sa diabetes. Ang palaya. Ito ay mayaman sa mga nutrients na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Meron itong sangkap na kayang pataasin ang insulin na galing sa pankreas. Sambong. Ito ay mainam sa pampabagal sa pag-absorb ng katawan sa carbohydrates. Maglaga lamang ng ilang sariwang dahon ng sambong at gawin itong tsaa. Gawin itong pampalit sa kape tuwing umaga. Okra. Ang okra ay mayroong taglay na superior insoluble fiber na pinaniniwala ang nag-aayos ng blood glucose level pamamagitan ng pagdahan-dahang pag-absorb ng asukal mula sa intestinal tract. Aloe vera. Isang common na pananim na maraming pakinabang. Isa na riyan ang paggamot sa diabetes. Ayon sa masusing pag-aaral, napatunayan na ang aloe vera ay tumutulong sa pagdagdag ng bilang ng insulin na naproproduce ng pancreas. Sibuyas. Ang sibuyas ay nakakatulong sa pagpapababa ng low-density lipoprotein o mas kilala bilang bad cholesterol sa mga taong matataba, kung kaya't nababawasan nito ang pagtaas ng risk na lumala ang komplikasyong hatid ng diabetes. Ginger o luya. Ang luya ay isa pang uri ng halamang gamot na matagal nang ginagamit sa mga traditional medicine. Sa pagtagal ng pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas rin na ang sustansyang taglay ng luya ay nakakatulong na mabawasan ang mga sintomas at komplikasyon ng diabetes. Banaba. Maglaga ng sariwang dahon, balat at kahoy ng banaba. Alam mo bang ang banaba ay may taglay na tanin, corsolic at agerstromin? Ito ang mga chemical na nakakatulong na pababain ang sugar glucose level ng katawan ng isang tao. Dahon ng mangga. Ang mga masustansyang compound na nakukuha sa dahon ng mangga ay katulad ng caffeic acid, gallic acid at iba pa ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar level at pati na rin ang cholesterol level. Garlic o bawang. Ang hilaw na bawang ay nakakatulong upang mapababa ang cholesterol level at high blood pressure. Napatunayan rin na ang bawang ay mabisang pampababa ng blood sugar level. Yan ang mga halamang maaring makatulong sa mga taong may diabetes. Pero lagi niyong tandaan na mahalaga pa rin ang laging pagkonsulta sa mga doktor at sa mga eksperto sa sakit na diabetes. Lagi tayong mag-exercise at kumain ng masusustansyang mga pagkain. Iwasan natin ang mga masasamang bisyo para sa ganon ay mamuhay tayo ng matagal. Hanggang dito na lang ang aking video, mga amigos. Ingat at God bless!